nakita mo yung mga bagay na meron ka. Kasi pag nawala yan, hindi mo na maibabalik yan. Diba? Ingatan mo yung mga bagay na may pinagkukunan ka. Sample sa trabaho. Ingatan mo yan. Yo, what's up po sa inyong lahat ng mga chip. So, ito na naman ako, magre-reaction video na naman ako. No? At hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Okay? So, nakita niyo naman yung title ko sa baba. Swerte ka pa sa iba. Vlog. Okay? So, kung interesado ka sa akin sa mga sasabihin ko, makinig ka na mabuti. Kukuhaan mo ng aral to. No? Paano ko nasabi yung title ko na yan, swerte ka pa sa iba? Alam mo bakit kung bakit ko sinabi yan? Sige, isa-isahin natin. Una, bakit ka swerte sa iba? May tahanan ka. May nakakain ka. May trabaho ka. May pinagkukunan ka ng pera. Diba? May mga pinambibili ka ng mga gusto mo na pagkain, mga gusto mong bagay. Yun ang hindi nabibili ng iba. Hindi, wala sa iyo. Kung lahat ng mga sinabi ko ay nasa iyo, sa iba ay wala yun. Alam mo bakit? Kasi yung iba, ginagawa nila para kumita sila, nagsisikap sila, naghihirap sila. Eh ikaw? Ikaw? May trabaho ka nga. Diba? Pero hindi mo pinapansin yung kalagayan ng iba. Yung iba, nilalait mo pa. Okay? Sample na lang yung pag may nakikita ka sa daan na natutulog, doon pala mapapaisip ka na eh. Pag nakakita ka ng ganun. Diba? Papaisip ka na doon. Alam mo bakit? Ako napapaisip ako eh. Buti na lang hindi ako napunta sa ganung sitwasyon. Kaya lagi kong sinasabi, swerte pa ako. Swerte pa ako. Kahit simple lang ang buhay ko. Kahit hindi ako mayaman, swerte pa rin ako. Alam mo bakit? Kasi may tahanan ako. May natutuluyan ako. May trabaho ako. Pinagkukunan ko ng pera. Diba? Kumakain ako ng sapat. Diba? At higit sa lahat, may natutulugan ako ng maayos. Hindi ako natutulog sa daan. Hindi ako natutulog kung saan-saan. Lalo na pag umuulan. Diba? At doon pala mapapaisip ka na. Kaso yung iba sa atin, alam mo ang iniisip. Pag may nanlimos, iniisip nila, tinatawanan pa nila. Diba? Imbis na tulungan nyo, tatawanan nyo pa. Imbis na bigyan nyo, lalaitin nyo pa. Diba? Eh, tanungin kita ngayon. Paano kung dumating ka sa sitwasyon na ganun? Magbiro yung tadhana na nilagay ka sa ganong sitwasyon para maranasan mo yun. Maranasan mo yung dinadanas nila na matulog ka sa kalye, mamalimos ka, di ba? Laiting ka. Ano kaya mararamdaman mo na ikaw na nakikinig sa akin? Ngayon, kung hindi mo matagalan tong video ko, okay lang naman na umalis ka. Di ba? Wala nang problema yan. Pero kung gusto mo tong mga gantong video, mas okay yan. Nakakakuha ka pa ng aral, natututo ka pa. Diba? Ganito kasi yan. Alam mo ba, sa hirap ng buhay ngayon, yung iba walang trabaho. Yung iba, naghahanap man ng trabaho, hindi pa rin natatanggap. Yung iba, halos walang makain. Diba? Yung iba, halos walang matulugan, walang mahigaan. Lalo na pag umuulan, gusto man nila magpahinga ng maayos, hindi sila makapagpahinga. Diba? Kitain mo yung mga ano, yung mga simpleng tao lang. Ako, proud ako kahit simpleng tao lang ako. Okay lang. Pero yung iba sa atin, wala eh. Meron na lahat-lahat.
meron ng lahat-lahat, yung iba mayabang pa. Diba? Yung iba mayabang pa, yung iba nagmamalaki pa. Eh, sakto lang naman ng kinikita. Diba? Ayun naman yung nakakainis. Diba? Nakakainis yun. Ako, nainis ako sa ganun eh. Sakto lang kinikita mo tapos kung makapagyabang ka, alam mo sino ka. Diba? Alam mo, ikaw na yung pinakamayaman sa mundo. Diba? Ito lang palagi mong tatandaan, Chief. Ha? Kung ikaw, nasa'yo lahat ng mga sinasabi ko. May tahanan ka, may kinakain ka 3 beses sa isang araw at higit pa. At kung may pinagkukunan ka ng pera at nabibili mo yung mga bagay na gusto mo, napakaswerte mo talaga. Diba? Kasi wala ka sa sitwasyon ng iba eh. Wala ka sa sitwasyon ng iba na kailangan pa nilang manlimos para mabuhay lang. Eh ikaw, nasa iyo na yung lahat. Pero hindi pa rin sapat sa iyo. Di ba? Kaya ito lang advice ko sa lahat. Kung ano man meron tayo, makontento tayo. Kung ano man yung binigay sa atin, tanggapin natin. Kung ano man yung naging kapalaran natin, tanggapin natin. Di ba? Kung kapalaran natin na maging simple lang, tanggapin natin. Di ba? Di ba? May rason naman kung bakit nangyayari yan. Di ba? Pero kung gagaya ka sa iba na hirap na nga tapos, mayabang pa, eh, wala kang pupuntahan dyan. Kaya, payo ko sa iyo, Chief, makinig ka sa akin. Ingatan mo yung mga bagay na meron ka. Kasi pag nawala yan, hindi mo na maibabalik yan. Diba? Ingatan mo yung mga bagay na may pinagkukunan ka. Sample sa trabaho. Ingatan mo yan. Diba? Siyempre, kung wala kang trabaho, wala ka namang pagkukunan, diba? Kaya nga swerte ka pa na ikaw nakikinig sa akin. Kung may pinagkukunan ka ng pera, napakaswerte mo. Kung may kinakain ka araw-araw, higit pa sa 3 beses, napakaswerte mo. Kung nakakatulog ka ng maayos, mahimbing, tapos may bubong ka pa pag umuulan, napakaswerte mo. Diba? Napakaswerte mo kasi nalagay ka sa sitwasyon na ganyan. Hindi ka nalagay sa sitwasyon na kamukha ng iba. Kahit doon pa lang isipin mo na lang, napakaswerte mo na tao. Kasi hindi ka natutulog sa daan, hindi ka natutulog kung saan-saan. Hindi ka nahihirapan. Mahirapan ka man, kinakaya mo. Ayun yung advice ko sa inyong lahat. At uulitin ko, swerte ka pa. Kasi may pinagkukunan ka pa. Swerte ka pa. May kinakain ka pa araw-araw. Higit pa sa 3 beses. Swerte ka kasi may trabaho ka. Yung iba, walang trabaho, hindi walang mapagkunan. Diba? Kaya ikaw mag-isip ka. Diba? Kung may pinagkukunan ka, pahalagahan mo. Lalong-lalo na sa trabaho. Yun lang, no, mga chief. Shout out sa inyong lahat at sa mga sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat po. Sa uulitin po. God bless po.